Hindi naman porket nag-uulam ka ng galunggong at saka ng sardinas, eh mahirap ka na. Sa panahon nga ngayon, ito yung mga masasarap na ulam kasi nga nakakasawa na yung puro mga masarsa. Kapag nalaman mo ngang mura lang ang repolyo sa palengke, eh napapabili talaga tayo. Lalo-lalo na pagka ganito pa siya ka-fresh at pagka nakita mong siksik na siksik yung loob, eh talaga namang ito ay maganda. At kain naman ito, halos isang balat lang ang tatanggalin mo, eh okay na. Tapos yan, hiwain na nga natin ang manipis. Dahil ito naman talaga yung target natin dito sa repolyo na to, yung maigisan natin sa sardinas at saka makapagluto tayo ng galunggong na pinirito. Sino ba sa inyo nakaka-relate ng ganitong klaseng ulam? Yung talaga namang meron kang ginisang gulay at saka meron kang pritong isda, eh solve na solve ka na. Salamat po pala sa mga masisipag mag-share ng ating mga video, yung mga nagla-like at nagko-comment kung mga taga-saan sila. Ako po ay lubos na natutuwa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Panginoon na po ang bahala sa lahat. At dalangin ko po na i-bless po kayong lahat. All set na pala lahat. Nakapaghiwa na tayo ng ating mga sangkap. Kaya naman nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na nga ng konting mantika. Sinalbog ko na nga yung ating sibuyas na pula at dito nga hihintayin na lang natin humiwalay yung kanyang kaluluwa. Hindi, joke lang. Siyempre, hihintayin natin itong maging translucent bago natin ibuhos yung susunod na sangkap. Siyempre, bawang naman yung susunod dyan. Yung bawang nga pala, hindi ko na pala ginayat ng pinong-pino yan. Bali, pinitpit ko lang. At dire-diretso lang din ako sa paghalo nito hanggang sa bumango-bango na nga. Siguro, mga 15 seconds lang to, okay na. Itatalbog ko na rin pala yung ating mga pulang-pulang kamatis. Pagkatalbog ko nga nitong ating mga kamatis, ilalagyan ko lang ito ng konting patis. Dahil yung sardinas naman, meron ng taglay na sarap yan. Pero dahil nga meron tayong repolyo, at yung repolyo naman ay sobrang tabang yan pagka hindi mo talaga tinimplahan yan, kailangan talaga natin palasahin. Dito pala sa lugar namin, 25 pesos ang bilihan ng isang sardinas. Yung maliit lang, hindi yung ganito kalaki. At paborito nga namin nung dati, pagka may ulam kaming sardinas, ang sausawan namin ay toyo. At minsan naman ay suka din ang aming sausawan. Basta kung anong luto lang ang maisip namin sa sardinas ay okay na. Kung minsan nga, ginagawa pa namin itong bola-bola. Pero napaisip din ako, yung kayang mga sikat na artista, pagka sila yung nagpo-promote ng mga ganitong sardinas, kinakain kaya nila talaga. Ara sa palagay nyo guys. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko talaga iiwanan ang pagkain ng sardinas dahil dito kami nagsimula nung kami ay walang wala. Ito yung dilata na nagsalba sa amin, lalo-lalo na nung bago lang ako mag-asawa. Kami mag-asawa, pagka wala kaming ulam, maglalagay lang kami ng talbos ng kamote dyan sa ginisang sardinas ay okay na. Dahil nga wala kaming pambiling repolyo, isang sardinas lang ang kaya naming bilhin, eh yun na lang ang pinagtsatsagaan namin. At ngayon yung nakaluwag-luwag na, may pambili na tayo ng repolyo, kaya nga nagsahog na tayo ng repolyo. Baka naman sabihin nyo, ang corny nyo. Sa totoo lang, kung magiging relate ka sa mga ganitong klaseng ulam, eh hindi ka naman maghihirap. Lalo-lalo na kung sasanayin mo yung sarili mo sa mga payak na ulam at hindi magastos na ulam. So yun nga, balik tayo sa pagluluto. Ang dami ko nang sinabi. Nilagyan ko nga lang ng pampasarap yan at saka ng konting paminta. At nung tinikman ko nga, pasado talaga. Kaya nga, ipipirito ko na rin agad yung mga itlogang galunggong na nabili ko. Napakainam ng galunggong ngayon, halagang 120 pesos, may isang kilo na. Samantalang last month lang, ang bili ko ay 200 pa. Pero ngayon, aba, yung kalahating kilo, isang kilo na. So paano pa? Tingin pa lang, talagang matatakam ka na. Kaya nga dapat may sausawan ka pa dyan sa ating piniritong isda. Tapos may mainit kang kanin. Ako po, sarap naman talaga. So paano? Hanggang dito na lang muna.